three-man block. Kaya talagang drin-up na lang niya sa left side. Let's listen to LaSalle now. Morigon, good receive muna. Good receive muna, okay? Tama eh. Tama yung ginagawa natin. Labas ng agad yung spiker. Labas, labas, labas. Good receive. Nakaka-receive tayo ng maayos. Huwag tayo magmadali sa ginagawa natin. At lalo na huwag tayo magmadali doon sa ginagawa natin block. Pag tumalun yan, hayaan mo. Hayaan mo. Hindi na mapapalun. Alam nyo, hindi mapapalun. Tatatikit mo labas. Tatatikit natin. So huwag masyadong abot ng mataas. Dahil sa mapapalun. Si Coach Ramil dito. They have a 5-point lead, but he needed to call the timeout as we take a look at the other players from the other team. It is a jam for her. We saw her enjoy the action. One of the players to watch out for. Batak-batak. Center of the day with a lot of promise. She's here enjoying the action. We talk about that last timeout. Ikaw, kilala mo si Coach Ramil. In a state of mind to Coach Ramil, and sa tingin mo, what kind of talking did he give the girls before this game? Kanina, no, he's very calm in that huddle. Pero I'm sure, bago pumunta yan dito sa game na to, it's very evident in LaSalle. Makikita mo, they are keeping themselves focused and they know what their goal is. Their goal is to win the championship. So, kanina, no, from that huddle, si Coach Ramil, what did he keep things simple? Tama na naman daw ang ginagawa nila. And certainly, they're doing something right because they are enjoying a 5-point lead against the Lady Tams here in this first set. Now, you know, one thing ang tendency ng LaSalle minsan is if they win the first two sets, they have a tendency to relax in the third set. And there's a danger in that, especially they're up against FEU, which is a team na napakaganda ng habit. Certainly something to remember, no? Yung combination na gano'n. Magaling na gano'n ang LaSalle, pero steady-steady naman ang FEU. Hindi naman sabi ko yung plato. And that's off the block ni LaSalle na first time scoring against Gonzalez there. 21-16. While FEU certainly has the championship experience, LaSalle, like you mentioned earlier, has the most recent win in these encounters. So it's the best thing, I guess, that could have happened to LaSalle is to win against FEU on their last game in the regular season. Yes, that's right. Before they enter the finals. Yep. That's definitely a morale booster. A timeout needed to be called by Coach Nesco. Nandito ka nagbe-play na naman eh. Pag lumayo ang receive, tsaka mo i-diretso yung ganun. Pag nandito ang receive, tatlo sila oh. Naintindihan mo, tatlo. Bakit dito mo pa ibibigay? Di tatlong block yan. Patakbo yung muro. Pag iwaiwala mo yung blocker. Ha? Kasi sa ginagawa. Tawag yung tatarget yung libero. Yung libero na libero. Kita mo, umaabot ba ang receive pag kayo ibalot mo yung receive? The first part was addressed to hindi mo makita si April Jose pero sa kanya yung bilin na yun eh. Ano yung pinag-uusapan ni Coach Ness doon? It's very critical, no? Tama si Coach Ness eh. There are three blockers in the middle. Bakit pa nga naman doon ibigay yung bola? And kanina, we made that point earlier. If we want to make it easier for their squad na makapagpalusot ng bola, kailangan pagalawin nila yung blockers ng LaSalle. So dapat yan, bukay yung set nila. Meaning, meron sa left, meron sa right. Melissa Gohi, ang libero ng LaSalle dahil gano'n ang respeto ni Coach Ness sa kanya. Natinig mo naman ang sinabi. Bakit yung ibibigay sa libero? Nakikita mo ba umaabot yung receive ko sa iba mong universe? What ibigay kay Gohi? That's the best thing you can hear from the coach of the other side. Of course. But I think it's a general instruction na binibigay ng mga coaches. No? Bakit yung target ko sa center? Sa zero, di ba? They should be the defense expert right inside the court. Defense specialist ka niya, di ba? Pero not to take away anything from Melissa Gohi. Miss, talagang ang sarap una-una, ang sarap panuorin. Dahil talo ng talo, hindi ka mapagod. At saka naman, she really does her job. A first-year player for LaSalle. She's more of her.
Pero yung si Taganas ng FEU, nalibero ng FEU, magaling din. So it's going to be, there was the game. Habang nagkukuntuhan tayo ng libero, that was already set point for LaSalle. An easy win for them in this first set. 25-16 is the final count. That's a lopsided first set. And we'll see what gives in the second when we come back.